kasalukuyan, mainit na pinag-uusapan sa social media at iba pang mga platform ang umano'y pagmamasid ni Paulo Avellino kay Kim Chu sa kanilang pagtatanghal sa ASAP Natin To na ginanap sa California. Nagkaroon ng mga behind the scenes na larawan at video na lumabas kamakailan lamang na nagbigay diin sa mga detalye ng rehearsal ng kanilang pagtatanghal. Naging kapansin-pansin ang mga larawan at video na nagpakita ng mga eksena mula sa rehearsal, kung saan tila may mga paggalaw si Paulo Avellino na nagpapakita ng matinding atensyon kay Kim Chu. Ayon sa mga nanood, may mga pagkakataon na tila hindi maalis ang tingin ni Paulo kay Kim, na nagbigay ng impresyon na siya ay nagiging seloso sa bawat kilos ng aktres. Sa mga kuha ng rehearsal, makikita rin na si Piolo Pascual ay kasama ni Paulo sa mga sandaling iyon. Ang ganitong mga pangyayari ay agad na nakakuha ng atensyon ng publiko at naging paboritong paksa ng mga netizens. Maraming nagbigay ng opinyon at haka-haka ukol sa tunay na nararamdaman ni Paulo Avellino sa mga eksenang iyon. May mga nagsasabi na baka ito ay bahagi ng kanilang propesyonal na relasyon at hindi naman dapat bigyan ng labis na kahulugan. Samantalang may mga iba na nagbigay ng mga reaksyon na tila may underlying na emosyon sa mga kilos ni Paulo. Hindi may kakaila na ang paglabas ng mga ganitong uri ng behind the scenes na material ay nagiging sanhi ng iba't ibang interpretasyon mula sa publiko. Ang bawat kilos ng mga sikat na personalidad ay masusing binabantayan at pinoproseso ng mga tagahanga at netizens. Sa ganitong mga pagkakataon, ang maliit na detalye ay maaaring magdulot ng malaking reaksyon. Kasama si Piolo Pascual sa mga eksenang iyon, ang presensya niya ay tila nagbigay ng karagdagang detalye sa mga obserbasyon. Ang pagiging malapit ni Piolo kay Paulo sa mga sandaling iyon ay nagbigay daan para sa iba pang opinyon na maaaring may iba pang dahilan sa likod ng pagiging mapanuri ni Paulo. Ang pagiging kasali ni Piolo sa mga eksena ay naging sanhi ng higit pang pagkakakuryos sa mga sitwasyon na nangyari sa rehearsal. Sa ganitong uri ng mga insidente, mahalaga na laging isaisip ang propesyonal na aspeto ng bawat aktor. Maaaring ang mga galaw at reaksyon ay bahagi lamang ng kanilang trabaho at walang masyadong kahulugan sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng mga haka-haka at opinyon, dapat na magbigay tayo ng respeto sa kanilang mga propesyonal na tungkulin at personal na espasyo. Ang mga ganitong balita ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na usapan sa social media at iba pang platforma na nagiging sanhi ng mas malalim na pagtingin sa buhay ng mga kilalang personalidad. Ang mga netizens ay patuloy na nagmamasid at nag-oobserba, kaya't ang mga simpleng detalye ay maaaring magdulot ng malaking reaksyon. Sa huli, ang mga ganitong isyo ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng social media sa pagbuo ng opinyon at pag-usapan ng buhay ng mga kilalang tao sa ating lipunan. Ano ang sa inyo sa balitang ito?